channel. Kung bago ka pa sa channel ko, please click subscribe and hit the notification bell para maging updated at ma-notify kayo sa mga susunod na upload ng videos. So for today's video is ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang paraan ng pag-upload ng inyong mga videos sa inyong mga YouTube channel. So, ganito ka ba mag-upload ng inyong mga videos sa inyong YouTube channel? Open YouTube app and then click plus na nasa baba. Tapos, clinic mo yung upload a video. And patas pili sa mga videos. Yan. And then, scroll down. Tapos mag-add ka ng title, a description, public pa siya or private. Tapos location. And tapos, saka ka nag-next. And then, no, it's not made for kids. Ganon. Yan, age restriction advance. Tapos, yan, nag-upload ka na. Kung ganun ka mag-upload ng inyong mga videos sa iyong channel, is maraming kulang po yun. Dahil hindi mo siya malalagyan ng thumbnail na kung kaya ay makakapangakit tayo ng mga viewers sa iyong videos. Ayan po. So, kung interesado ka sa video ito at gusto mong malaman ang iba pang mga detalye, just keep on watching and huwag ka nang mag-next dahil sisimulan natin ang tutorial na ito. Let's go! So, ayan guys. Welcome to my tutorial. Andito na tayo. So, nakita niyo naman sa taas na ready na ang aking connection. And naka-on na ang aking mobile data. Kaya, wag na wag niyang kakalimutang i-on ang inyong mga mobile data o kaya wifi connection kung meron kayo dyan. Yan po. So, ang sunod yung gagawin is i-open niyo ang inyong mga browser. Either browser, mga browser niyo dyan. So, ito yung sa akin is Google Chrome po ang ginagamit ko. Ayan po. So, andito na tayo. So, type natin dito sa may web address na youtube.com o kaya scroll down mo lang tapos hanapin mo si YouTube na nakaready na. Ayan po. Sintayin lang natin yung mag-load lahat. Ayan po. Tapos, click natin itong nasa sa taas na may tatlong dot na nasa gilid. Ayan, click natin yan. Tapos, scroll down mo lang. Tapos, hanapin mo si desktop site. Tapos, i-click mo si desktop site. Ayan po, ito ang magiging itsura niya kapag nag-desktop site tayo para tayong gumagamit ng laptop o kaya computer. Yun po. So, ang susunod natin gagawin is hanapin yung video na may plus na nasa taas. Ayan po, nasa taas na may video tapos may plus sa gitna. Click nyo lang yan guys. Tapos may laman yung upload video at saka go live. Tapos click lang natin itong si upload video. Ayan guys, ito ang lumabas. Kaya click natin itong si select files. Ayan po. Click natin yan. Tapos itong lumabas yan. Choose an action. Sa ibang cellphone, may files. O kaya, kung katulad ka sa akin, yung katulad nito, yung sa'yo. Ayan, click mo lang si download. Tapos, click itong sa may gilid na may tatlong linya. Ayan po. Tapos, scroll down mo lang. Tapos, hanapin mo yung gallery mo. Ayan, photos. Ayan po ang gallery ng aking cellphone. Tapos, hindi, ito po lahat ng naging album sa aking gallery. Ayan, hanapin mo lang si kung saan ka nag-edit yung album mo na video. Ayan po, andito yun sa Power Director yung akin kasi sa Power Director po ako nag-edit ng aking mga videos. Tapos, click mo lang yung videos na kailangan mong i-upload tapos done. Ayan na po. So, hintayin lang natin. Ayan po, so pagkatapos nyo maglagay or na-click yung select files, ito na siya guys. So, kailangan nating lagyan ng title. Kasi required po yun. So,
So, maglalagay lang muna ako ng title sa video ito. Step. Ano ba yan? Step. Step by step. Easy tutorial. Easy tutorial. How to get SafePass ID. Lucy 4 Zamboanga del Norte only. Yan po ang title ng aking video. Ayan po, bago kayo mag-upload ng video nyo, so dapat nakapag-isip na kayo ng title ng inyong mga video. Ayan po. Tapos, description. Optional lang yan po guys, so di muna natin lagyan ng description. Pero, okay, lagyan na lang natin guys. Ayan. Step by step tutorial. Ayan, hashtag ko lang. Tutorial step by step tutorial SafePass ID for Zamboanga del Norte only. DJ vlog. Tapos ito po yung thumbnail, mag-upload lang tayo ng thumbnail. So kailangan niyo pong mag-edit ng thumbnail sa mga gusto niyo mga apps na makapag-edit. Ayan, click po lang natin upload yung thumbnail. Ay, nakapag-edit na ako guys. So, click lang natin yung na-edit nating thumbnail. Ayan po. So, then. Tapos, kung may playlist kayo, na maglalagay din ako ng playlist kasi nagpi-playlist ako. Nasa inyo yan kung ilalagay nyo sa inyong mga playlist. Ayan po. So, check natin tong no, it's not made for kids. Dapat maging honest po tayo dito, guys. Ayan po. Ayan, okay na siya, guys. Or, ito. Age restriction. Check natin yung no, don't restrict my video to viewers over 18 only. So, ayan, show more pa natin. Show less. Show more. Ayan po, may tag dyan, language caption. Hindi pa tayo makapag-tag kasi hindi pa ako monit. Ayan po. Tapos, may CC din dito, caption certification. So, okay na po yan. Tapos, click lang natin tong next. And then next ulit. And then next ulit. Ayan. Tapos click natin tong si public. And then click publish. Ayan, nakita nyo sa baba guys na uploading na siya guys. 11% pa lang.
So, click mo lang yung publish. Ayan. So, ayan po ang magiging tsura niya. Ayan, hintayin nyo lang yung ano, nag-blue na yan lahat. Yung arrow, yung FD, yung, at itong check. Tapos, bago mo siya i-close. So, dapat yung ano mo, yung screen mo, hindi siya mamatay. Ayan. Huwag kayong mag-exit dyan kapag hindi pa tapos mag-upload. So, kaya never, punta ka sa settings mo, punta ka dun sa may display, tapos yung, hanapin mo yung, ano, yung, pag namamatay yung screen, dapat i-click mo yung never para hindi siya mamatay yung screen. Ayan po. So, ganun lang po kadali mag, upload ng video sa inyong mga YouTube. So, huwag kayong gumamit doon sa kabila, sa may YouTube app. Dito kayo mag-upload. Pwede din kayo dito mag set ng premiere. Dahil doon sa YouTube app, hindi ka makapag-set ng premiere. Yan po. Kasi dito, para tayong gumagamit ng computer or laptop sa, kapag nag-desktop site tayo, diba? Yan po. Sana makatulong ang video na ito. Lalo-lalo na sa mga baguhan pa lamang sa YouTube, kaya mga small YouTuber dyan. Thank you for watching, and then don't forget to click subscribe and hit notification bell all para maging updated kayo sa mga susunod ko na tutorial. And po, abangan po ang aking susunod na tutorial.